What's up ulit mga paps? So bago tayo mag-proceed sa featured game natin for this video, shoutout muna tayo sa mga bago nating subscribers mga paps. Kay Paps 3EJ, kay Paps Vlad Crypto, kay Paps Okay Chinese, kay Paps Alexandra Mengyi, kay Paps Jeffrey Asunza, kay Paps Lee Kuang, kay Paps Darwin Dumalaon, kay Paps Joms Teezy Video. So welcome sa channel mga paps. Of course, hindi pwedeng hindi natin ma-shoutout yung mga subscribers natin, active commentators sa mga ating uploaded videos mga paps. No? So maraming salamat sa inyo. Okay, so kay Vlad Crypto, maraming salamat paps. Kay Andrew Antonio, maraming salamat din paps. Kay Andy Ugaya, maraming salamat paps. Of course, kay Mikas TV, maraming salamat sa iyo paps. And kay Makes $750 per day, maraming salamat paps. Kay Jeffrey Asunza, maraming salamat paps. Kay Andrew Antonio, maraming salamat paps. So ayan mga paps, kung gusto niyo ding ma-shoutout sa mga susunod pa nating mga videos, keep watching lang yung mga uploaded videos natin dyan and comment lang kayo ng about sa videos or kung may maiko-comment kayo regarding sa improvement ng ating mga videos pa para sa mga i-upload pa natin. Much welcome and appreciated yan mga paps. What's up mga paps? Subok Gaming is signing in again at panibagong laro na naman ang ating titingnan at susubukan. Ito nga ang Golden Knights-Metaverse na isang free-to-play at play-to-earn NFT game na naman mga paps. So bago natin pasukan at subukan ang mismong laro, pasadahan muna natin ang kanilang website at white paper para kumuha ng mahalagang information patungkol sa laro, updates, schedules, and of course yung earning mechanism natin dito mga paps. So ayan, let's go. So andito na tayo sa website nga ng Golden Knight. So a little background lang mga paps. So matagal na naka-up yung game. So ang gagawin natin ngayon is mag-check na lang tayo ng update kung paano ba kumita dito sa Golden Knight Metaverse and if profitable pa ba tong game na to mga paps. No? Hindi na natin i-detailed masyado yung discussion natin dito mga paps. Since update na nga lang yung gagawin natin, papasadahan lang natin ng mabilis yung discussion dito sa website at white paper ni Golden Knights Metaverse. So ayan, Golden Knight Metaverse. So ayan, own variety NFTs, play to earn, Gola coin. Okay. So ayan nga mga paps, no? So available yung game natin sa Google Play. Okay. So ayan, what is Golden Knight Metaverse? So kung magiging interested kayo sa project na ito, sa game na ito, so I suggest bisitahin nyo yung kanilang website at white paper para makapag detailed research din kayo on your own mga paps, no? So huwag kayong mag-base dito sa video natin kasi limited discussion yung gagawin natin dito mga paps, okay? So about Gola Coin, si Gola Coin nga yung pinaka governance token ng metaverse na ito mga paps, no? Okay. So ayan yung features ng Gola Coin. Okay. So ayan nga, Gola Coin will be used in various games released by Solzam Inc. So yung game natin is under and released by Solzam Inc. mga paps. No? Ayan yung information ng mobility coin. Clear intrinsic value, value maintenance. Then yung pinaka-information ng Gola Coin natin. So token name niya is yung Gola nga. Then under siya ng Ethereum ERC20 network. So yung contract address. Total supply niya is 100 billion Gola mga paps. No? Then yung allocation is 75% sa reward. Then marketing 10%, company 15% na nakalock up pa ng 1 year. Okay. So ayan nga yung play to earn nga daw na game. Okay. Then yung pinaka play to earn guide. Then paano daw ba makukuha yung Gola Coin? So exchange Gojum to Gola Coin through the in-game swap tab. So ayun, yung pinaka kailangan nating ma-acquire dito si game is yung Gojum para ma-swap natin sa Gola mga paps, no? So ito yung procedure ng pagsaswap sa
in-game natin mga paps, no? So ayan. So may pinaka portion doon ng pagsuswap. So andyan yung pagsuswap ng Godium 2, Golem. Then yung pagdi-deposit, if interested kayong mag-deposit from wallet to game, then yung pag-withdraw of course from game to wallet, okay? So ito yung pinaka-interface ng swapping sa game mga paps, no? Okay? Then ito naman yung interface ng pag-withdraw ang Gola sa wallet from game mga paps, no? Okay? So ayan yung Gola consumption. So pwede siyang gamitin sa pag-purchase sa shop and pag-purchase ng NFTs mga paps, no? So saan ba makukuha yung Godium? So sa campaign mining, PVP, arena weekly rewards, gold dungeon rewards, daily mission quest, weekly mission quest, guild raid, season rewards, Godium event quest. So ayan mga paps, madami namang ways to earn yung Godium nga na gem, okay? Para ipalit sa Gola coin mga paps, no? Then, saan naman pwedeng makonsume yung Godium? So sa pattern, sa additional gold dungeon admission ticket, then temple grace. So ayan yung pwede mong paggamitan ng Godium, no mga paps. So ayan, Golden Knights Decentralized Finance Coin, okay? So ayan, pwede mo iswap naman yung Gola sa Uniswap. So ito yung mga NFTs nila. So ayan yung town, yung dungeons, then yung heroes, okay? So kung gusto mong bumili ng NFT, kung gusto mong mag-exchange, so yung partners nga nila, andyan ang Aussies, Huobi, Metacode, Crave Move, Bayard. Yan yung community nila. Okay. So, check natin yung white paper mga paps, no? Again, mga paps, hindi na natin di-detail tong white paper. Kukuha lang tayo dito ng mahalagang information. Let's check. So, proceed na tayo sa roadmap or yung plano nila. So, ayan. May mga check na yung under ng 10%. Okay, as well as the 20, 40, and 50%. So, nasa 50% na yung accomplishment nila per roadmap mga paps, no? Diyan yung official website, yung Gitbook, starting nung social media channels nga, yung Telegram, Facebook, Discord, Twitter, then issuance ng Gola, then opening ng swap sa Uniswap mga paps, no? So under 20% mga paps, so yung link ng Golden Knights and Metacode wallet, then Golden Knights, yung Godium swap system, then yung Gola deposit and withdrawal system mga paps. Under 40% naman yung Golden Knights, so Golden Knights acquiring Gola sa dungeon reward, Golden Knights using Gola, Gola exclusive items purchased shop, Golden Knights acquiring Godium sa event quest, daily mission quest, weekly mission quest, guild raid, stage farming, gold dungeon, dual grounds, arena season rewards, capture rewards battle. Then yung Golden Knights using Godium naman, pattern system, purchase gold dungeon admission ticket, draw system. Then yung beta test in progress, so from 2022 up to 2025, okay? Then after 50% naman yung opening ng pre-registration event, Glim event, Telegram event, Facebook event. So ito pa yung mga aabangan natin kasi wala pa siyang checkmark mga paps, no? So under 60%, andyan yung opening new server, issuance town NFT, issuance dungeon NFT, issuance NFT, issuance opening NFT staking device, opening Gola yield farming device, while 70% listing Gola on exchanges, P2E platform alliance and advancement, expanding ecosystem to mainnet, enter the metaverse flat form, okay? Then 80%
Golden Knights World Boss 2, Rune System, Pet System, Guild Siege System, Character Skin Changing System, then sa under 90%, and so on, releasing ng Golden Knights IP game. So, ayan pa yung mga aabangan natin. So, currently, kung updated itong kanilang roadmap dito sa white paper, mga paps, so, nasa 50% pa lang yung pinaka-accomplishment ng project or ng game na naka-release ngayon. So, madami pang aabangan on the future, mga paps, no? Okay. So, check natin, mga paps, no, kung pwede na nga bang mag-swap ng Gola token sa other cryptocurrencies sa Uniswap. And kung magkano na din yung current price as of this recording moment ng isang Gola. Okay? So, let's try lang ng USDT para mas mabilis makita yung isang value, no? Okay? Magkano ba isang Gola ngayon? So, currently, 0.11 na USDT ang isang Gola. So, check natin kung magkano yan in peso. Okay. So, 0.11. So, nasa 6 pesos ang isang .11. So, nasa 650 as of this recording moment ang value ng isang Gola. Okay. So, mataas din. So, ayan mga paps, no. So, I think yun lang yung mahalagang impormasyon na kailangan nating malaman bago tayo magsimula ng ating mismong laro. So, ano pa bang hinihintay natin? Let's go! So, ayun mga paps, no, ito yung pinaka-interface ng game natin pag mag-login ka na. To create an account, kailangan mo lang naman dito ng isang valid email, mga paps, no. So, ayan mga paps, andito na tayo sa pinaka-interface ng game natin. So, ito na yung pinaka-account ko. Ito na yung pinaka-base ko, no? So, kung makikita nyo, lumalawak na din. So, ayan, napakalawak nung game mga paps, no? So, ayan mga paps, no, unlike nung ginagawa natin sa mga nakaraang videos natin, winowalkthrough ko kayo doon sa mga features ng game natin. So, ngayon, hindi ko siya gagawin kasi sa sobrang dami nito, matatagalan tayo bago tayo matapos. So, ang pinaka-objective lang naman natin dito or purpose natin dito is to know kung saan ba tayo makaka-earn ng Gojum na ipapalit natin sa Gola coin. So, ayan yung pinaka-swapping portion dito sa ating game. So, ayan. Let's start kung saan ba tayo makaka-acquire ng mga Gojum gem natin dito mga paps, no. So as of now, meron na tayong ayan 628 na Gojum. Saan ko ba 'yan mga nakuha? So first one natin is pag-watch ng ads. So ayan, every 24 hours mga paps, magre-restart itong ads dito. Dito sa ads makakakuha ka diyan ng 3 times na ads na kada isang ads may corresponding siya na 102 na Gojum gem. Okay, so yun yung one kung paano tayo kaka-earn ng Gojum. So next one, so kada tumataas naman yung level mo, may mga building kang na-open dito kaya lumalawak at lumalawak lang din yung pinaka-base natin mga paps, no. So, hindi agad yan available upon start mo nung game. So, kailangan mong ma-reach yung certain level para ma-open mo sila mga paps, no. Okay. So, ayun nga, yung quarry natin or yung mining natin. So, may certain level siya na kailangan mong ma-reach bago mo ma-unlock tong mga mining area nito.
So sa in my case sa level 27 ko, so meron na akong dalawang mining area. So yung pangatlo ko, ma-open ko siya or ma-unlock ko siya pag na-reach ko na yung 30, level 30 ko. Okay? So kung makikita nyo, ayan, ito yung na-produce ni mining natin. So kung mapapansin nyo, may heroes ako dito. Kasi ang labanan dito, pwedeng malut siya ng ibang player once na matalo niya yung defense na hero mo dito. Kung mas malakas ang kalaban na atake sa quarry mo, makukuha nila yung mga na-produce mo na resources kasama na yung Gojo mga pups. So ayan, once na may na-produce naman sila, pwede mo na silang kunin. Okay? So ayan yung second na pwede nating pagkunan ng Gojum. Next one is yung ayun nga, nabanggit ko sa inyo na pwede siyang i-attack, pwede siyang maloot ng ibang player. So pwede din naman natin gawin yan sa ibang player. So dito siya sa Quarry Village. Okay? Each day may 5 chances ka na makakuha ng Gojum sa ibang base. So ayan, kailangan mo lang magbayad ng coin. So ayan yung available na pwede nating paglutan ng or pagkuhaan ng ibang Gojum. So ito yung base ng ibang player, no? So kung assess mo kung kaya mo bang matalo yung mga naka-defend sa kanila ng mga heroes, kung kaya mo, then i-attack mo siya. So click mo lang to. Then kung hindi naman, pwede kang mag-rediscover dito sa portion na ito para maglabas sila ng another mining areas na pwede mong pagpilian. And so pwede mong atakihin ito na may 99 Gojum na makukuha or itong isa na 40. So I suggest try nyo na mag-check ng iba. Baka makakuha kayo ng mas higher. So, like nito, may 136 siya na Gojum. So, ito yung aatakihin ko. Mas malaki yung makukuha ko sa kanya while yung defense niya is kayang-kaya ko kasi mga 3 star heroes lang siya and low level lang siya. 181 yung levels niya. So, attack lang natin yan. So, lagyan mo ng mga heroes. So, ito yung mga heroes ko na available para makipag-battle sa kanila upang manguha ng resources, no? So, ang gagamitin ko yung mga pinakamalalakas na heroes ko na 5 star. Then, yung mga heroes pala natin, mga pups, is nakukuha lang natin yan sa rewards, okay? So, ayan, dun sa pag-summon using gem lang din. So, ayan, start na natin yung battle nito para makapag-loot na tayo. So ayan, nakapag-loot na tayo. So ayun, ang sikreto lang dito mga pups is, dito sa Quarry Village is, kailangan i-assess mo yung magiging kalaban, yung defense ng kalaban mo para sure win ka. Kasi kung hindi mo kaya tapos nag-try ka, sayang yung chance mo na makakuha or makaloot kasi 5 chances lang to a day. So sayang lang naman. So ayan, nakakuha tayo ng 136. So, click natin. So, ayun mga pups, yung game natin is idle siya. So, once na nakaset up na yung heroes mo, matik na siya or makikipaglaban. So, andyan na yung skills niya. So, proceed tayo sa other options kung paano tayo makakakuha ng Gojum. Okay? So, next one is yung arena natin. So, ito yung arena. So, ayan. So, para makakuha ka dyan ng Gojum, kailangan matapos yung season. So, ayan, makakakuha ka dyan ng Gojum as rewards dun. Kung ano yung rank mo na narating doon sa season. So, ito na lang yung remaining till
the end of season. So, ito naman is weekly, nagre-refresh siya. So, may 20 hours na lang para matapos yung season, then mag-i-start na ng another season. So, kung hindi ako nagkakamali sa ranking, nasa 25% na ako, so, makakakuha ako ng 1,500 na Gojum and Trophy na 150 pag natapos yung season. Okay. So, dito naman kahit hindi ka umatak, once na may defense ka, tapos atakihin ka, so mag-a-add yun ng trophy sa'yo. Then, aangat or bababa ka once kung ano yung magiging result nung match ng mga paps. So ako, ayan, may isa akong panalo, apat na talo. Okay, nung umatak ako. So ayan, match history. Okay, attack failed. Okay. So ayan, so kahit hindi ka naman umatak dito, basta may defense ka na, ito. So ito yung mga, ito yung naka-defense ko na heroes doon sa ating arena. So ayun, next one is yung campaign natin. Makakakuha din tayo ng Gojum sa campaign natin. So every time na may matatapos tayo na campaign, so makakakuha tayo ng Gojum. Kaya lang random siya, hindi siya yung lahat may reward na Gojum. So paswertihan lang kung saan makakakuha ng rewards. Mag-try tayo ng isang battle. So ayun mga paps, na nakakuha tayo ng Gojum 2. So random kasi yung rewards dito ng Gojum. Hindi siya yung kada makakatapos ka ng stage is may Gojum. Okay, proceed tayo sa other items. Next one natin is yung tower challenge natin mga paps, na yung attribute heroes. So, kailangan mo lang ma-reach tong level na to or floor na to para makakuha ka ng Gojum mga paps, no? So, ayan. Pataas ng pataas yung floor. Of course, pataas ng pataas yung Gojum na makukuha mo. So, ayan. Next one is, of course, yung event and quest rewards natin mga paps. Nakakakuha din doon ng mga Gojum, no? Okay. Then, pakita ko lang sa inyong hero bago pumunta sa swapping tayo na. So, ayan yung mga hero ko na na-obtain ko na. So, mas madami pa dyan kasi in-upgrade ko na yung iba. So, yung iba is na nagamit ko na sa evolution, no? Okay. So, check natin mga paps kung kailang Gojum tayo. So, ayan, may 1,859 tayo na Gojum na pwede nating iswap dito sa swapping portion, no? So, proceed lang tayo sa Gojum swap. Ayun, as current estimated exchange rate dito mga paps ng isang gola is 3,682 na Gojum mga paps, no? So, currently meron tayong 1,800. So, pwede tayong mag-swap. Pero may condition sila, so may time remaining din sila until nung exchange mga paps, no? So, maari pang magbago tong 3,682 na exchange rate dito. Okay?
So kasi may 3 million na daw na naka-reserve dito, kaya tumaas na lang ganito. So depende sa magpapa-exchange ng Godium to Gola token. So yung total na Godium na naka-reserve pro exchange, i-divided by siya sa 920 Gola. Okay? So yung ratio mo doon, kung gaano kadami yung papapalit mo, depende yon sa magiging exchange rate niya kung gaano kadami yung nagpa-reserve na token. Okay, so bawal na daw i-cancel before yung exchange time dito, no. Then yung minimum dito is 1000 Godium is the required exchange for Gola. So hindi ka pwedeng mag-exchange ng mas mababa sa 1000. So meron naman tayong 18. So exchange natin 'yan. Okay? 1800. Okay? Then click the exchange reservation. So currently, as of this recording moment, mga paps, no, yung expected na matatanggap natin na Gola from our 1,800 na na-reserve na Godium is 0.488 yung matatanggap natin, no. So pwede pang magbago yan kasi yan yung current exchange rate na nakalagay dito. So matagal pa yung oras, 11:45 pa. So pwede pang mas lumiit yan kaysa doon sa expected natin ngayon, mga paps. Okay? So pwede ka ding mag-deposit dito ng Gola. Okay? Then sa withdrawal, so ayan. So nakakonect na nga yung Meta code wallet natin dito, no. Ito yung pinaka code ko doon sa wallet ko dito. So i-connect nyo lang naman yung wallet nyo dito once na nakapag-create na kayo ng Meta code wallet, mga paps, no. So i-connect nyo lang naman yan dito. So currently nakapag sa 7 days or 1 week kong pag-grind, though hindi naman siya 12 hours or talagang grind na grind kasi may full-time work din naman ako, so daily din yun. So nagagawa ko lang siya after ng office hours, no. So for my 1 week nakakuha na ako ng 3.37 na Gola sa exchange ko na, no. So yan. Then, kung mag-withdraw daw, may withdrawal fee na 1 Gola. So, kung i-withdraw ko na to ngayon, ang dadating na lang sa akin ay 2.37 kasi madididakan siya ng withdrawal fee na 1 Gola. Okay. Then, yung pinaka-maximum na pwede mong i-withdraw per day is at 300 Gola, mga paps, no. Okay, so ayan. As you can see, wala pa naman akong withdrawal history. Okay? Kasi hindi pa naman ako nakakapag-withdraw from the date na nag-start ako dito ng pag-grind, mga paps, no. Okay? What else? So ayun nga, wrap up tayo, mga paps. So yung Godium yung kailangan nating obtain dito sa game para maipalit natin ang Gola token, which is yun yung ipapalit natin into cryptocurrencies, mga paps, no. So as of this recording moment, nung chinek natin sa Uniswap yung value ng Gola token, so in peso, nasa 650 yung price niya ngayon. On my own opinion, sa game, mga paps, overall okay naman ako. However, hindi ako contento dun sa na-earn ko na 3.3 something na Gola. Kung i-multiply natin yan doon sa swapping value sa in peso, parang lugi tayo, mga paps, no. Kikita lang tayo kasi mababawasan pa siya ng 1 Gola pag winidraw natin. So 2 na lang yung something. So nasa 13 pesos lang, 14 pesos or let's say 15 pesos lang yung na-earn ko doon sa pag-grind ko. Though hindi naman ako full-time dito nang nag-grind, pero maliit pa din. Maliit pa din, mga paps, no. Ayun, mga paps, hindi ko kayo dinidiscourage. So kung nagustuhan nyo yung kabuuan ng game and add-on na lang sa inyo na kumita, so ayun, pwedeng-pwede to sa inyo, mga paps. Then decision nyo din kung papasukin nyo tong game na to. Si Subok Gaming naman is wala naman tayong hindi sinusubukan, kaya kayo, nasa sa inyo kung gusto nyong pasukin
try nyo din, subukan nyo din. Okay? So, ayan na nga mga paps, kung nagustuhan nyo ang topic ng video natin ngayon, pakilike na lang. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos patungkol sa mga free-to-play, play-to-earn na games, mining apps, earning apps at iba pa, so don't forget to click the notification bell at subscribe button para lagi kang una at updated sa mga i-upload pa nating mga videos. So hanggang dito na lang muna ulit tayo mga paps. Subok Gaming is signing off. Salamat!